13. Mateo chapter 6 verses 5 to 13. Maganda na kayo rin ay nakikisabay sa pagbasa sa akin sa mga nandyan po sa bahay. Kaya ganito po ang sinasabi, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, umasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Kaya sabi po dito, ito po yung paksa ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sabi niya dito sa verse 9, ganito kayo manalangin. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay nagturo ng pananalangin. Ganito kayo manalangin. Kaya sa ating pong pananalangin, hindi po tayo umaasa na lumago na tayo sa prayer. At wala pong katapusan yung paglago natin sa pananalangin. Palagi po tayong nagsasaliksik kung paano natin mag-grow tayo sa ating pananalangin na lumalalim o kaya nadaragdagan ang sinsiridad natin sa pananalangin. Kaya hindi tayo huminto para magsaliksik at mag-discovery pa ng magiging epektibo ang ating pananalangin. Kaya sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Kaya meron lang po akong tatlo na nababanggitin na una, ang panalangin po ay two-way. Para pong karsada. Ang panalangin ay hindi parang one-way. Kapag pumasok ka doon, ay magagalit yung pulis. Ang pananalangin ay two-way. Kaya kapag nagpe-pray tayo papunta sa langit yung ating binabanggit, yung lumalabas sa bibig natin. Pero ano yung papunta sa atin naman? Yung panalangin natin papunta sa langit, papunta sa ating Panginoon. Kaya ang dapat daw, ang pananalangin ay two-way. Kaya paano natin, hindi tayo nagkukulang dun sa papunta sa Panginoon Diyos, marahil dahil tayo ay nagpipray. Pero paano naman yung papunta sa atin? Para maging two-way ang pananalangin natin,
handa din tayong makinig sa ating Panginoon Diyos. Kaya, paano siya nagsasalita sa atin? Hindi na tayo maghahanap pa kung saan pa. Dahil malinaw na sinabi na sa atin ng Panginoon Diyos yung kanyang gustong sabihin sa atin. Kumpleto na yung kanyang pagpapahayag. At kung kakausapin tayo ng Panginoon, andyan na ang Panginoon at nangungusap siya sa atin. Nandyan ang salita ng Panginoon. Basahin natin ang salita ng Panginoon para makita natin yung two-way na pakinggan natin yung mga sinasabi ng Diyos sa atin at bulay-bulayin natin yung kanyang sinasabi. Kaya sabi dito, two-way. Kaya mapapansin po natin yung dalawa yung tenga natin tsaka isa lang yung bibig. Ibig sabihin, dalawang beses tayong makinig. Tapos yung gagamitin natin yung bibig natin, isang beses lang para mas marami tayong mapakinggan na gustong pahayag ng Diyos sa atin. Kaya una, ang pananalangin natin ay two-way. Pangalawa, ang pananalangin natin, ito ay nag-e-express tayo ng pananampalataya. Ipinapakita natin sa Diyos yung ating pagtitiwala sa Kanya, na tayo ay naniniwala sa Kanya, na pinapakita natin na walang mahirap sa Panginoon Diyos, walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya palagi tayong nag-e-expect na ang ating Panginoon Diyos ay tutugon sa lahat ng ating panalangin. Kaya ang panalangin, pangalawa, nag-e-exercise tayo ng pananampalataya. Ilalabas natin yung paniniwala natin sa Diyos. Magko-concentrate tayo. Gamitin natin yung puso natin, gamitin natin yung isip natin na nag-e-exercise tayo ng pananampalataya. Diba sabi doon na sa Hebrews 11:1 na nagtitiwala tayo doon sa kanyang mga sinasabi, na ito yung definition ng pananampalataya. At nakita natin doon na naging dakila yung mga tao doon sa Hebrews 11 dahil malaki ang kanilang pananampalataya. Kaya palakihin natin yung paniniwala natin na habang nagpipray tayo, meron tayong anticipation, meron tayong expectation na merong darating at umaasa tayo, naghihintay tayo na meron siyang gagawin sa atin. Di ba sinabi kanina, hindi pa daw natin alam na ng Diyos kung ano yung hihilingin natin. Kaya palagi nating ilagay sa isip natin na hindi pa lumalabas sa bibig natin yung prayer natin ay alam na ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Kaya i-exercise po natin yung pananampalataya natin. At sinabi din sa Mark 11:24 na sinasabi rin dito ang pag-e-exercise ng pananampalataya. Sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo ng inyong pananalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kaya positive ang Panginoon. Anuman, ibig sabihin, binigyan pa tayo ng walang limit na anuman yung hilingin natin. Parang sinasabi niya, sky is the limit. Ilabas natin lahat yung gusto nating hilingin. At yan ang binuksan ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya lalo tayong maniniwala kasi sabi niya, anuman ang inyong hingin. Basta hanapin natin yung kanyang kalooban. Hanapin natin yung kanyang katwiran. At promise niya dito, anuman yung ating hilingin ay ibibigay niya. Meron pong pananampalataya. Kaya minsan kapag nagpe-pray tayo ay
Ito po ay act of faith. At sinabi sa Hebrews 11 din na kung walang pananampalataya, hindi ito nakakalugod. Kaya imposible daw na mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos kung walang pananampalataya. Kaya every prayer natin na nagpapahayag tayo, pinapadama natin sa Diyos yung ating paniniwala, ay napi-please siya sa atin sa ating mga pananalangin. Dahil habang nagpe-pray tayo, ay meron tayong pananampalataya. At huli at pangatlo, kapag nagpe-pray po tayo, gamitin natin yung Bible. Nasubukan niyo na ba yun na nagko-quote kayo ng scripture habang nagpe-pray? O kaya, yung habang nagpe-pray kayo, yung mga prinsipyo na ginagamit nyo, yung mga alituntunin na nababasa natin sa Bible ay biglang lumalabas habang nagpe-pray tayo, yung po yung maganda na pananalangin. Mag-quote tayo ng scripture. Yung parang bigkasin natin sa Panginoon yung mga salita na natutunan natin sa Kanya. At ganyan ang napakaganda pang panalangin. Para bang sa mga anak mo, kapag nag-promise ka, nabibigyan mo sila ng ganito, tapos hindi pa natutupad yung promise mo, tapos i-recall nila yung sinabi mo. Diba sabi mo, Daddy, sa Friday ay ibibili mo kami ng ganito? Kaya kino-quote nila yung sinabi ko. Ganun din tayo sa Panginoon Diyos. I-quote natin yung salita ng Panginoon habang nagpe-pray tayo. At ang ating Panginoon ay napi-please dahil ibig sabihin nun, yung panalangin natin ay nakaayon sa salita ng Panginoon. Kaya ganyan, ang tanong po, ganito tayo dapat manalangin. Una, two-way. Pangalawa, nag-e-exercise tayo ng pananampalataya. At pangatlo ay, habang nagpe-pray tayo, nagko-quote tayo ng scripture. Kaya, ganyan po ang tinuturo sa atin na paraan at method yung ibang approach natin sa Panginoon sa ating pananalangin. Amen? At ngayon po ay darako po tayo sa pananalangin. Pag-pray po natin ang San Jose Cor, yung mga kapatira ng San Jose Cor, lahat po sila ipag-pray natin, lalo na po sa panahon ng pandemic, nawa katulad ng panahon ng Passover, yung bawat pamilya ng ating simbahan ay yung pintuan ng bawat pamilya ay nabahira ng dugo para ang pagdumaan man ng kamatayan ay lalagpas siya. Kaya ipag-pray natin yung mga pamilya sa San Jose. Lahat sila ay isali natin sa pananalangin. Mga ipag-pray natin ang Paala family, yung mga Armiller family, sila Ronalyn, tsaka sila June Acosta, ang Marabilia, ang mga Sikreto, ang mga Fernandez, ang mga Oliva, sila Ian, sila mga La Chica, sila Joel, sila Mary, tsaka si Lito, si Buboy, at si Lolit, ipag-pray natin sila, sila Bandol at Eileen, sila Danny, Pagasian, atin lahat silang ipag-pray, dali natin sila sa Panginoon. Kaya tayo ay mag-pray. Ama naming Diyos, amin pong binanggit lahat yung mga pamilya ng San Jose Cor.
Kaya narinig mo, Panginoon, na nais namin na sila ay magkaroon ng proteksyon. Kaya ipakita mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo na sa kamay mo ay meron pong proteksyon. Amin pong pinagpipray ang mga ibang kwerpo na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan na nasa magsaysay. Protektahan mo sila, Panginoon. Protektahan mo po yung nasa Bamban. Protektahan mo po yung mga nasa Sitio Nara. Sila po lahat ay amin dinadala sa aming pananalangin. At alam po namin na ang sabi ng iyong banal na kasulatan na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. At sabi niya, kahit pa magpunta kami sa dulo ng daigdig, hindi mo kami, and lo, you will be always with us. Kaya yan po yung aming nasa isip na gagawin mo po sa amin. Kaya sila po ay aming pinapanalangin. At lahat po ng pamilya na ito na meron pong pangangailangan, ikaw rin po ang mag-provide ng kanilang kakainin sa araw-araw, mga pag-aaral ng kanilang mga anak, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, ay iyo pong ingatan sila. Yung pong meron pong mga negosyo na tindahan, yung meron pong mga ibang mga negosyo, ay ikaw rin po ang mag-bless sa kanila. Yung pong mga namamasukan, amin pong pinagpipray na nawa sa kanilang pagpunta, araw-araw sa kanilang pamamasukan ay samahan mo sila, protektahan mo sila, at nawa maging masaya sila sa kanilang pagpunta, sa kanilang mga trabaho. At alam namin, Panginoon, na meron sila ring proteksyon. Kahit nakakaharap po sila sa mga tao, ay ikaw ang magpadala ng iyong proteksyon na merong bubble na nakapaligid sa kanila, na hindi makakalapit ang anumang sakit sa kanila, hindi man sila matatabla ng anumang virus, Panginoon. Totoo, Panginoon, na meron ng nabakunahan sa amin. Totoo na nagsusuot kami ng face mask o face shield o nag-physical distancing kami, Panginoon. Pero umaasa pa rin kami na ikaw ang sasama sa amin, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang naming kasama na magpo-protect sa amin. Kaya salamat po sa gagawin mo sa kanila. Sila po ay aming itinataas lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Aawit po tayo sa 495. 495. The Savior sought me. He sought me. Sa iba pong nakakaalam ay sa Tagalog, ang tono nito ay hinanap, nakita. Kaya yun po ang ating awitin. You sought and found me far from the narrow way. He made my blinded eyes to see on that wonderful, wonderful day. He sought me when I was wandering far away. He found me. Oh, what a wonderful day. He lifted sin's great burden. He saw my deep dismay, and graciously he pardoned me on that wonderful day. He sought me when I was
was wandering far away. He found me, he found me. Oh, what a wonderful day. My sin was red like crimson. He was it all away. He filled my heart with melody on that wonderful, wonderful day. Kantay ng Tagalog. Hinanap na kita nang ako'y wala ng pag-asa. Hinanap na kita, ngayon ako'y ligtas na. Patuloy po tayo sa pananalangin. Pag-pray po natin ang buong teritory, ang Salvation Army sa buong mundo. Pag-pray natin ang mga leaders, ang mga core officers, lahat ng kuwerpo sa buong mundo, lahat ng mga soldiers sa buong mundo, lahat ng mga local officers sa buong mundo. Sila lahat ay ating isali sa ating pananalangin. Ama, nagkakaisa po kami.